Welcome back to my YouTube channel. So, ngayong araw magpapalit tayo ng charging pin. So, magbibigay na rin ako ng mga ilang technique para mas mapabilis yung pagpapalit natin ng charging pin. So, keep on watching lang mga master. Okay, so ito yung ating papalitan ng charging pin. So, isus. Okay, so baklasin muna natin. So yan, silyado pa siya. Okay, so ito yung ating papalitan. So kung papansin ninyo, baliktad yung kanyang pin. So dagdag ko na rin para sa mga baguhan pa lang. I-check nyo yung kanyang pin kung baliktad ba. So ito, baliktad to. Yan. So sample ko tong pin. So ito. So yan, kung papansin ninyo, magkaiba sila. Yan. So kung ganyan mo siya ikakabit dyan, baliktad ang kakalabasan. So i-check nyo rin yung mga master. Yan. So ganito rin ang ipapalit natin. Pero kung wala kayong ganitong pamalit, pwede naman yung isa pang klase ng pin. So itong ginagamit ko pag wala akong stock na ganyan. Okay, isa na yun. Ito, yan. So ito yung pinapalit ko kapag wala akong stock na nakabaliktad na pin. So ito. So dahil baliktad nga siya, ang gagawin ko dyan, itatalikod ko ito, ibabaliktad mo rin yung pin. So pag ganyan mo siya ikakabit. Pag ganyan. Kung wala kayong pin na nakabaliktad, pwede naman kayo mag-convert ng pin. Ang gagawin nyo lang, ibabaliktad nyo siya. So pag ganyan, ang gagawin yung kabit. Ayan, kasi yung kanyang pin is nakapabaliktad. Ayan, ganyan dapat siya. Kasi pagka ganito nyo kinabit, yan, baliktad yan. Yung positive niya matutungo sa kabila. So, masusunog tong board nyo. So, kung nakapabaliktad, yan, baliktad din kakabit nyo. So, dahil may ganito ata akong stock, so ganito lang din yung kakabit ko. Sa mga Oppo, Vivo, mga baliktad din yung kanilang pin eh. Kaya nag-i-stack din ako nito. So yan, ito yung aking papalit. So yan. Ito, nakabaliktad yan. Pareho to. So ito yung aking papalit. Yan. So tanggalin muna natin to. So, lagyan natin ng tape yung kanyang pagitan. Itong sa salpakan ng kanyang
flex. Ayan. Kasi ang pangtatanggal natin is hot air. So kung wala kayong hot air, pwede naman panghinang. So panghinang lang din yung ginagamit ko minsan na pantanggal dito. So may video rin ako na ang pinangtanggal ko sa pin is panghinang. So pwede nyo naman siya panoorin. Itong kakabit natin, ang ginagawa ko naman sa pin na to, sa pin is pinuputol ko yung dito sa dulo, yan ito, yan, pinuputol ko siya kabilaan. So yan, putulin natin. Okay, so yan, tapos lagyan na rin natin to ng lid ito, para kapag sinalpak natin dito may lid na yung kanyang mga paa. So yan, lagyan na rin to. So yung mga master, mayroon na siyang lid sa kanyang mga paa. Okay, so kabit na natin siya. Tapos itong maliliit na to, dampian lang natin ng panghinang. So yan, yung mga paa na to, dampian lang natin ng panghinang. So lagyan natin ng konting flux. Dampi lang para hindi siya mapaliguan ng ano, ng lid. Dampi lang yung pag-ano niya, mga master. Sa likod, lagyan na rin natin yung pinutol natin kanina ito. Ayan. So yan, mga master. So nakabit na natin ngayon. I-test na natin. So yan, charge siya, mga master. So okay na yung pin. So yan, mga master. So pwede na natin siya isara. So okay na yung ginawa nating pin. So ganoon lang yung pagpapalit, mga master. So
puputulin nyo lang yung dulo ng pin. Ito rin yung ginawa ko na yun dito para mas mabilis nyo siya maisalpak. Pero kung gagamit naman kayo ng hot air, pwede hindi nyo nagupitin yung dito. Dahil panghinang lang yung ginamit natin, so yun, pinutol ko yung dulo. Yung ano lang naman, yung pinakapaalang naman yung puputulin mo dun para mapapakapitan mo pa rin siya ng soldering lid. Halimbawa, ito, pinutol nyo to. Ayan. Focus natin. Itong nasa dulo na yon, may matitira pa rin siyang ito, itong nasa ibabaw. So, dyan yun na lang papakapitin yung kanyang lid. Pero kung may hot air kayo, kahit din yun naputulin yun, papasok silang apat. Dahil panghinang lang ginamit natin, so kailangan kong putulin itong magkabila. And then, ito na lang ang tinira ko. Ito yung pinaka papasok sa loob. And then, itong nasa dulo, lid na lang magpapakapit sa kanila. So yun, kung may mga request kayo na tutorial, comment nyo lang. Saka kung may mga katanungan kayo. So yun mga master, job well done. So, salamat sa panonood and kita na lang tayo sa mga susunod ko na video. God bless.